So ayan guys, so i-check natin or re-reviewin ko tong CE28 na may offset na 35 and may goma na 205-45. Yan. So nakailang drive na ako dito. So may napansin ako dito, ayan, may konting sayad. Pag nag-pull turn ka, then syempre hindi mo naman minsan patag yung daan. May konting kaldag. So pag nabigla, sumasayad dito sa part na to. Then dito rin, since mababa yung mud, ang tawag dito, mud cover ba to, ayan o. Kaya pala may sumasayad ka ako, eto. So siguro yung, eto yung bumaba. Pero kung wala to, possible pa rin sumayad pag medyo may karga yung likod. Ayan. So eto medyo pwedeng sumayad to. Ayan. Pero maganda yung pagkakapit niya. And ako nga pala, meron akong 0.5mm na spacer na nakalagay. Since nakalagay ito dati sa harap, pag meron akong mags na rim 15 na mababa yung offset or mataas yung offset, sumasayad sa brake caliper. So dito ko muna nilagay. Pero yun nga guys, so ito yung sumasayad. Since mas makumapal yung goma. Ayan, hindi ko lang kung ma-adjust ko ba to. Parang bumaba na yata ito eh. So tumigas na dito, so ayan. So syempre guys, so bago kayo bumili ng mag, so check nyo muna yung offset kung sakto ba sa sasakyan nyo. Ito guys yung sa air filter ko. So hindi ko type yung naka-cone, pero syempre mas maganda nga yung flow nun. Pero dun ako sa safe lang. So ang nakalagay sa akin is K&N drop-in filter. Mas safe. Siyempre, dahil secure pa. So, eto guys. So, natanggal ko na yung screw nyo, siyempre. Ayan, nakita nyo, in-open ko na. So, apat na screw lang yan, gamit tong, tawag doon, torque screw, or flower tawag nila. So, ayan guys, yung K&N. So, mas manipis siya kaysa sa stock. Nakikita nyo, medyo madumi na to. I think parang mag-1 year na yata ito eh. So, syempre guys, sa mga may K&N din, hindi pwedeng tubig lang, basta-basta to. So, kailangan nyo bumili ng recharge. So, I think available siya sa Lazada and Shopee. Yung time kasi bumili ako, kay Clifford pa, dun sa Manila. And, ayan, I think nasa 900 pa yata ibili ko or 1,000. And, pang, siguro, pang ilang ko na itong gagamitin. Nasa 5 times ko na gagamitin yung recharge na yun. So, sulit na sulit. Kesa bumili ako ng bagong air filter. So, ayun guys. So, linisin natin para maganda yung pasok ng hangin. At nakikita nyo. Kita ba? Tapat natin sa liwanag. Ayun guys. So, yung part na hinihigupan niya. Ayun o. Sobrang black na siya. Pero yung part dito sa gilid. Visible pa, di ba? So, ito. Kailangan natin tong linisin mabuti. Siyempre lahat, pero dito tututukan ko siya mabuti. So, yan. Tignan natin kung may gaganda yung pasok ng hangin lalo. So, ito na yung, yan. Yung recharger kit. Dalawa siya. Ito yung parang degreaser siya, yan. Air filter cleaner. Then, ito yung oil na i-spray natin mamaya. So, medyo 3/4, ayan o. Kalahati na lang ito, 1/2. Nandito na siguro, ayan. Kung may blower kayo guys, so maganda i-blower nyo. Then after nyo i-blower, syempre, ayan, ibilag nyo pa rin sa araw. Ayan, hindi ko na siya hinitgan kasi baka masobrahan, ma-damage ko palalo. So, hayaan ko na lang yung araw magpatuyo dyan. So, siguro kahit mga 1 hour ko na iwan yan. Since hindi ko naman ako aalis. Yan. Then, ispayan ko ng oil after. Ito. Okay, so after 1 hour mahigit. So, para mas tuyong-tuyo na. So, binilag ko lang siya sa araw. So, yan. Ispayan na natin ng yan, air filter oil. So, bago ko siya i-spray, shake muna natin. Unahin ko na yung
ibabaw. Yung ibabaw, kahit siguro super light lang ang spray natin dito. Yung ilalim ang dun nagpipilter eh. So, page na nakita ko sa YouTube. Up and down talaga yung spray nila. Then, 3 inches layo. Ayan, sakto lang natin. Nice. Meron pa. So, ang spray natin is ito muna ang pa-side na to. Tapos, i-rotate natin ganito. Ayan, kasi andito yung mga singit-singit. Ayan. Yan, so nakita nyo, itong kabilang side is red na, itong kabilang side is wala pa. So, spray din natin to. Ayan, so all goods na, red na siya. So, flip natin sa kabila. So, make sure nyo lang malinis yung pinagkapatungan, kundi kakapitan ng dumi. Since oil to. So, same sa ginawa ko sa kabila. Siyempre, ayaw natin na sobrang mababad siya sa oil at baka pumasok naman siya or dudumi yung throttle body natin. Tiga na. Yan. So, ito. Meron pang konti rito. Pero okay na yan. So yun guys, so hintay natin, maghintay siguro ako ng mga 20 minutes para i-absorb mabuti. And syempre, linisin natin yung mga paligid bago natin ikabit ulit sa yan, sa kotse. So nag-aabang na siya bago niyang filter. Ayan, so double check natin. Ayan, since yung kabilang side din na-spray natin, syempre tatagos na rin siya rito. Ayan, so make sure nyo lang na kulay-pulay buong paligid. Ayan, so hintay natin i-absorb. Siyempre may overspray ako, hindi mawala yan. Hintay na lang natin. Ayan, hintay natin, then all goods.